natin ng mga Chinese zodiac ngayong 2019. Upang malaman ang inyong eksaktong Chinese zodiac, i-click lamang ang link na nasa description box sa ilalim. Ang 2019, a year of the pig, sinasabi sa Chinese horoscope na ang 2019, a year of the brown pig. Year of the Rat. Kung ikaw ay pinanganak ng taong 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, at 2008, ang iyong zodiac ay Year of the Rat. Trabaho. Ngayong 2019, ang karir ay isa sa magiging prioridad ng mga taong ipinanganak ng Year of the Rat. Sa taong ito ay maaaring iyon nang mahanap ang perpektong trabaho para sa iyo, lalo na sa buwan ng Mayo, kung saan may mga bagong idea, mga bagong makikilala na makatutulong sa iyo upang maabot ang mga nais na makamit. Pananalapi. Maaring may mga susugalan kang mga investment kung sa madaling salita ay maaring susubok ka ng mga bagong pagkakakitaan. Maaring magkaroon ka rin ng mga hindi inaasahang pera o tulong mula sa mga hindi inaasahang tao at pagkakataon. Mas makabubuti kung umiwas muna sa pagbili ng lupa o ng mga ari-arian ngayong taon. Iwasan ding magkaroon ng kaalitan ngayong taon. Wala namang hindi mariresolba lalo na kung ito ay idadaan sa manahong pag-uusap. Pag-ibig. Sa umpisa pa lamang ng taong 2019 para sa mga taong ipinanganak ng Year of the Rat, ay magiging maganda na ang relasyon nito. Kung ikaw naman ay may asawa, ang taong 2019 ay magiging masaya para sa buhay may asawa. Ang iyong kapareha ay gagawin ang lahat upang ikaw ay kanyang mapasaya. Kung ikaw naman ay single, maging pasensyoso dahil baka hindi pa ito ang taon upang makita mo ang iyong forever. Kalusugan. Sa pangkalahatan ngayong 2019 ay magiging maayos naman ang iyong kalusugan. Dangan nga lang ay huwag nating baliwalain ang mga sintomas na ating nararamdaman at napapansin upang mas madali natin ito maagapan. Year of the Ox. Kung ikaw ay pinanganak ng 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 at 2009, ikaw ay Year of the Ox. Trabaho. Ang ox at pig ay parehong alaga sa farm, kaya naman walang dahilan upang magkaroon ng alitan ang dalawa. Kaya naman ang iyong trabaho ay magiging mapayapa at matatag ngayong 2019. Pananalapi. Ngayong 2019 ay isa sa napakagandang taon para sa iyo. Maraming rekognisyon ang iyong matatanggap at mas maraming oportunidad ang sa iyo ay lalapit. Piliin ang kayang gawin dahil mas maraming oportunidad ay mas marami rin tsansa ng pagkakakitaan. Pag-ibig. Kung ikaw ay may asawa na at maaaring ngayong taon ay mabibiyayaan ka na ng pinakahihintay na anak. Sa mga taong ipinanganak sa Year of the Ox ay magandang panahon ito upang mas palalimin pa ang inyong pagmamahalan. Kung ikaw naman ay single, maaaring ngayong taon mo na mahanap ang iyong pinakamamahal, kalusugan. Ngayong taon ay lapitin ang sakit ang mga taong ipinanganak sa Year of the Ox. Pagtuunan ng pansin ang iyong katawan, lalo na ang iyong baga, ang immune system, lalamunan at ang iyong tiyan. Year of the Tiger. Kung ikaw ay pinanganak ng 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 at 2010, ikaw ay Year of the Tiger. Trabaho. Kung binabalak magpalit o lumipat ng trabaho, ay mainam na gawin ito sa buwan ng Hunyo. Isiping mabuti ang paglipat o ang pagpapalit ng trabaho. Pananalapi. Maaring iniisip nyo na ipaayos ang inyong tahanan o di naman kaya ay bumili ng lupa o ng bahay. Ngayong taon ay ang pinakamagandang panahon upang isipin kung ano ang pang mas matagalang solusyon sa pananalapi. Ngayong taon din ay maaring ikaw ay maakit na magbiyahe sa ibang lugar. Isiping mabuti kung ito ba ay kakayanin ng bulsa ngayong taon para sa mga ipinanganak ng Year of the Tiger ay puno ng mga gastusin. Pag-ibig. Sa pangkalahatan ay magiging mabuti naman ang aspeto pagdating sa relasyon ng mga taong ipinanganak ng Year of the Tiger. Para sa mga single, maaaring ito na ang panahon na inyong makikilala ang inyong forever. Para naman sa mga may asawa, ngayong taong 2019 ay maaaring magdaan sa maraming pagsubok ang inyong pagsasama. Ngayong taon din ay maaaring magkaroon ng pagkadismaya sa kapareha pati na rin ng pagdududa. Lahat ng iyon ay maaari namang malutas sa pamamagitan ng pangunawa at pag-uusap.
kalusugan. Sa pangkalahatan, ang mga taong ipinanganak ng taon ng tigre ay puno ng enerhiya. Maraming bagay na inyong nais na simulan ay inyo namang matatapos ngayong taon. Ngunit huwag kalimutan na kailangan pa rin ng tamang ehersisyo at sapat na masustansyang pagkain upang mapanatili ang magandang katayuan ng inyong kalusugan ngayong 2019, Year of the Rabbit. Kung ikaw ay ipinanganak ng taong 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, at 2011, ikaw ay Year of the Rabbit. Trabaho. Sa pangkalahatan, maganda ang taong ito para sa mga taong ipinanganak sa Year of the Rabbit. Bagong oportunidad, magandang simula ang sa inyo ay naghihintay. Ngunit maging maingat dahil baka magkaroon ng sakit ng ulo dahil na rin sa katigasan ng ulo. Tapusin ang mga bagay na nasimulan at tumanggap lamang ng trabaho na aayon lamang sa iyong kakayanan, pinansyal at pananalapi. Sa taong ito ay maganda ang pasok ng pananalapi. Ito ay sa kadahilanan ng ang mga taong ipinanganak ng Year of the Rabbit ay mas magiging agresibo upang abutin ang kanilang mga ambisyon ngayong 2019. At dahil dito, mas maraming oportunidad ang sa iyo ay darating. Katumbas naman ito ay mas maraming oportunidad ng magandang pananalapi. Pag-ibig. Sa unang tatlong buwan, ang mga taong ipinanganak ng Year of the Rabbit ay magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan na magdudulot ng pagkadismaya sa kanilang kapareha. Hindi ipinapayong magkaroon ng anak sa unang bahagi ng taon. Maghintay hanggang sa kalagitnaan kung saan ang mga hindi pagkakaunawaan ay mareresolba na at sa wakas magiging mapayapa na rin ang buong taon. Sa mga wala pang kapareha ay malamang na makilala ninyo ang inyong potensyal na forever sa kalagitnaan ng taon. Kaya huwag magmadali at maging pasensyoso. Kalusugan. Ang mga taong ipinanganak sa Year of the Rabbit ay pinapayuhang mag-ingat sa unang bahagi ng taon ay masela ng inyong kalusugan, mainam na maglibang-libang upang kahit papaano ay maibsan ng stress na nararamdaman. At dahil nga mas ambisyoso ngayon ay malamang mas magtatrabaho ang mga taong ipinanganak ng taong Year of the Rabbit. Kaya naman ay huwag pa rin kalimutan na ang lahat ng ito ay baliwala kung ikaw naman ay malalagay sa alanganin dahil sa iyong pinabayaan ang iyong kalusugan. Year of the Dragon. Kung ikaw ay pinanganak ng taong 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, at 2012, ikaw ay nabibilang sa Year of the Dragon. Trabaho. Ang taong ito ay magiging napakaganda, lalo na pagdating sa iyong trabaho. Magiging maganda ang resulta ng iyong paghahanap ng ninanais na trabaho o di naman kaya sa wakas, ikaw ay magpo-promote. Kailangan lamang na maging maingat at dahil mas maraming responsibilidad na sa iyo ay iaatang mainam na ikaw ay maging mas responsable. Pananalapi. Napakaraming oportunidad ang sa iyo ay papasok sa taong 2019. Ang iyong mga negosyo ay lalago na magdudulot ng mga masaganang pananalapi, makabubuting aralig mabuti. Kung saan ilalagay ang mga kinitang pera, maaaring i-invest ito sa kung saan ito ay kikita ng pangmatagalan. Pag-ibig. Sa mga naghahanap ng minamahal sa taong ito, sila ay inyo nang makikita sa mga pagtitipon o di naman kaya ay sa inyong mga katrabaho. Para naman sa may mga asawa, ngayong taon ay maaaring magbunga ang inyong pagmamahalan na makapagdudulot ng kasiyahan sa inyong mag-asawa. Kalusugan. Sa pangkalahatan, ang kalusugan ng mga taong ipinanganak sa Year of the Dragon ay magiging maayos at maganda. Makabubuti rin na kahit papano ay magpahinga paminsan-minsan, lalo na sa buwan ng Abril, mas mainam kung magbabiyahe upang makabawi ng enerhiya at makapagtrabaho pa ng mas maigi. Year of the Snake. Kung ikaw ay pinanganak ng mga taong 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, at 2013, ikaw ay nabibilang sa Year of the Snake. Trabaho. Napakaswerte ng mga taong ipinanganak ng taong ng ahas ngayong 2019. May mga bagay na ngayon lamang mapapagtuunan ng pansin. Kagaya ng halimbawa ay iyong ideya na kung noon ay hindi napapansin, ngayong 2019 ay mabibigyan na ito ng halaga. Pananalapi. Magiging napakaswerte ng taong ito, lalo na sa mga buwan ng March hanggang
hanggang sa June kung kailan ang pera ay bubuhos. Magandang panahon ito upang pagdesisyonan kung saan ilalagay ang perang inyong makukuha. Isiping mabuti kung ano ang negosyo o investments ang iyong papasukin. Pag-ibig, maaaring magkaroon ng problema ang mga taong ipinanganak sa taon ng ahas sa kanilang asawa o kapareha. Ngunit sa tulong ng mga malalapit na kaibigan at mahal sa buhay, ang lahat ng ito ay iyong mariresolba at malalagpasan. Para naman sa mga naghahanap ay mag-ingat dahil baka ang akala niyong minamahal ay tanggihan kayo ngayong taon. Napaka-importante ng timing lalo na sa pagtatapat sa isang tao ng iyong pagmamahal. Kalusugan. Sa pangkalahatan ay magiging maganda ang estado ng kalusugan ng mga taong ipinanganak sa Year of the Snake. Ngunit may mga ilang pangyayari na magdudulot sa iyo ng insomnia. Upang makaiwas ay kahit papano ay magpaaraw, mag-ehersisyo upang kahit na paano ay mabawasan ang enerhiya upang makaiwas sa insomnia. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutan magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. At yan ang prediksyon ng swerte ng mga Chinese Zodiac ngayong 2019 Part 1. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag pa rin pong kalimutan.